hindi mo pwede i-separate ito dun sa nangyaring political, yung infightings na nangyari sa loob ng Pilipinas. But I think this also depends dun sa calculation ng kasalukuyan na administration ahead of 2025 elections. Because maging malaki din ang implication itong ICC. So imagine, kung magkaroon ng arrest ng ICC, isang malaking tao galing sa dating administration ma-arrest, including a potential former president, pwede ito maging rallying cry ng isang bagong opposition ahead of 2025 elections. Diba? You can see na that could be, yun yung magiging mobilizing factor for a certain camp. So, depende rin sa calculation ng kasalukuyan ng administration at kanilang conversation and negotiation with ICC kung gusto nila gawin ito before 2025 elections or after 2025 elections.